Magandang magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Vic Garcia po para sa tulong ko, pasa mo. Ngayong araw na to, sasagutin po natin ang isang napakatinding tanong ng bayan at tanong po to ng napakaraming tao. At ang tanong natin, anak, bakit ka nagkaganyan? Maraming magulang po ngayon ang nagtataka bakit iba na daw po yung mga bata ngayon. Mahirap na silang pasunurin, iba na po ang ugali nila at hindi nila alam bakit nangyayari ito. Totoo po, pag hindi nyo po alam ang sagot sa anak bakit ka nagkaganyan, malamang hindi nyo rin alam ang solusyon. At yan po ang mission natin para sa pag-uusapan natin sa araw na to. Sasagutin po natin ang tanong ng bayan. Anak, bakit ka nagkaganyan? Normally po, pag tinatanong ko po itong tanong na to, ito po ang masagot sa akin ng aming mga nakakausap. Sir, iba na talaga ang mga bata ngayon. Iba na talaga. Bakit? Dati po, pag tiningnan ko ang anak ko, tapos na. Ngayon po, subukan yung tingnan ng anak nyo, anong mangyayari? Titingnan ka rin. O, yan daw po ang problema. Sabi niya, noong bata ako, sabi niya, kakalapitin lang ako ng nanay ko, ibig sabihin, tumahimik na ako. Tatahimik na ako noon. Ito ang problema ngayon. Subukan mo kalabitin ang anak mo. Aba, magsasalita pa. Sabi niya, mama, papa, ba't mo ako kinakalabit? Kinakalabit mo nga para hindi na malaman nung katabi. Aba, magsasalita pa. Ito mas matindi. Dati, nung bata pa tayo, pag galit na yung tatay at nanay natin, tiklop na tayo, tigil na tayo. Ngayon, pag galit tayo, galit din yung anak natin. Kaya, marami pong magulang, hirap na yun sa pagpapalaki ng anak. At kuminsan po itong pagpapalaki ng anak, kuminsan naka-apekto pa sa pag-aaral po ng bata. Na kuminsan may mga teacher po nasisisi na rin dahil may mga bata daw hindi lumalaki na maayos dahil hindi daw naturuan ng mabuti ng teacher. Aba, nakasama pa yung teacher sa problema. So isa pong bagay na kailangan maintindihan, iba na talaga ang mga bata ngayon. Kaya tayong mga magulang dapat iba na rin. At yan pong pag-uusapan natin. Ano yung mga bagay na dapat nating unti-unting baguhin sa pagpapalaki ng anak natin? Kasi po, may mga bagay na pwede noon, hindi na pwede ngayon. Nakaintindihan po tayo. Balikan po natin ang tanong ng bayan. Anak, bakit ka nagaganyan? Na pag-uusapan po natin ay kasama sa ating Comprehensive Teaching Series on Parenting 1 of 10. Ito po yung una. At sunod-sunod po, pwede nyo mapanood po. Post ko po yan sa ating YouTube at Facebook account para malaman nyo kung ano po yung mga dapat nyo maintindihan sa pagpapalaki ng anak. Sisimulan po natin sa Introduction to Effective Parenting. Ano ba yung mga dapat nyo malaman patungkol po sa parenting? So, let's discuss. What is parenting? Define po muna natin. According to Wikipedia, parenting is the process of promoting and supporting the physical, emotional, social, and intellectual development of a child from infancy to adulthood. Yun daw po ang sabi ni Wikipedia. Ako po, meron din po ako sariling definition ng parenting. Parenting is training children how to live a life of success, happiness, and significance without their parents. Ang trabaho daw po natin ay tulungan po yung ating mga anak na maging successful, maging masaya sa buhay, maging significant. Yun po aking pananaw. Yun po ang trabaho natin mga magulang. Turuan po natin sila paano maging successful, happy, and significant. O sa simpleng Tagalog po, tuturuan natin mga anak natin paano mabuhay ng maayos, ng tama, na wala tayo. Yun po ang mission, bakit may magulang. Mission po natin na sana dumating ang panahon pag nawala tayo, maayos bubuhay ang ating mga anak. Ang problema po, maraming bata ngayon, hindi naturo ng mga magulang. Kaya nung mamatay ang magulang, wala na, hindi na alam magagawin ng bata. Kaya ito po ang aking suggestion. Sa mga magulang na hindi nyo tinuro ang mabuhay ang anak nyo na wala kayo, pag namatay kayo, suggestion ko, isama nyo na yung anak nyo. Bakit? Hindi naman siya mabubuhay nang wala kayo. Joke lang po yun, pero may katotohanan po yun. Yun po ang dahilan bakit may magulang. So magulang, alam mo na ang mission mo. Now, patuloy natin pag-uusapan. Alam niyo ho bang may apat na klaseng magulang na nagpo-produce ng apat na klaseng anak? So, tingnan niyo kung nasaan kayo ha. Isa-isay natin. So, meron daw pong dalawang matinding nakaka-apekto sa pagpapalaki ng anak. Ang tawag po dyan, yung love at yung discipline. At ang love, pwede daw low love o high love. At ang discipline, pwedeng high discipline
O law discipline. So yan daw po yung nakakaapekto sa pagpapalaki ng ating mga anak. So simulan po natin. Unang klase ng magulang. May mga magulang po na low love pero high discipline. Ano po yun? Hindi ko po sinasabing hindi mahal ng magulang yung anak. Mahal. Kaya lang po hindi nararamdaman ng anak yung pagmamahal. Kaya feeling niya low love. Pero may mga magulang matinding magdisiplina. Bawal to, bawal to, bawal to. Pag ginawa mo to, ito mangyayari sa'yo, ito mangyayari sa'yo, paparusahan kita. So may mga magulang pong ganyan. Pag ganyan daw ang pagpapalaki ng magulang, low love at high discipline, it will produce a rebel. Ano po yun? Ito yung mga rebelding bata. Ito yung mga bata pag dumating na sa pagkakataong alam nila, kaya nila mabuhay mag-isa, aalis na po yan. Bakit? Sikil na po sila. Parang feeling niya may hipit na hipit ang masyado ang hawak na kanyang mga magulang para kaya pag feeling ang kaya niya na layas, rebelde po ang tawag po natin dyan. Ito po yung mga batang hindi sumusunod sa magulang pagdating ng panahon. Noong mga unang taon, sumusunod, pero pagdating ng panahon, kaya niya na layas. Tawag natin, rebelde. Ang alawang klase ng magulang, yung mga low love, low discipline. Ito po yung mga magulang na hindi napakitaan ng matinding pagmamahal yung bata at hindi rin nabigyan ng matinding disiplina. Kaya, low love, low discipline. Pag ganyan po ang pagkapalaki nyo sa anak nyo, you will produce a juvenile. Ano po to? Ito po yung magiging problema nyo sa pamilya nyo. Sakit sa ulo. Ito po yung magiging problema ng barangay na from time to time, nababasag ulo, may alak dito, drug addict, at eventually, magiging problema po yan ng bayan. At sabi nga po, magiging problema yan ni Duterte. So my point is, that's what will happen to you. Pag ganyan po ang ginawa nyo sa anak nyo, ganyan daw po mangyayari. Pangatlo, high love, low discipline. Ano po yan? Matindi yung pagmamahal, pero hindi ganong na disiplina. May kilala po kayong ganyan. Pag ganyan daw po ginawa nyo, will produce an entitled child or sa tawag ng ibang tao, spoiled brat. Alam niyo yung mga spoiled brat, ano? Yung bakit po yung pag may gusto, hindi na ibigay, magwawala. Ganon din po yung mga entitled child. Paano daw nangyayari yan? Pag sobra pagmamahal at hindi na disiplina, magiging spoiled brat yan. Yan daw po ang mangyayari. At ang pang-apat ay nabigyan ng high love at nabigyan ng high discipline. Ito daw po yung batang minahal at damang-dama ng bata yung pagmamahal at na-disiplina pag nagkakamali, napaparusahan, nasasabihan, so naitatama yung mali. Pag ganyan daw po ginawa nyo sa anak nyo, it will produce a dream child. Ito po yung pangarap nyo, anak. Ito po yung anak nyo na masaya, magaling, matagumpay, maayos. Iba para bang ito yung gusto ng maraming magulang. Yung batang talagang yung gusto mo mangyari, yun ang nangyari sa kanya. Ang problema, hindi madaling gawin yan. Kailangan po na matinding pagmamahal at matinding disiplina. Ang problema, maraming magulang po hindi rin marunong magbigay ng matinding pagmamahal at matinding disiplina. Yun po nagiging problema natin. Kaya ako, ito tanong ko nanay, tatay. Anong klaseng magulang ka? At anong klaseng anak mayroon ka? Kung hindi ka naman magulang, tingnan mo yung mga kapitbahay nyo. O kaya yung kapatid nyo. Anong klaseng magulang yung kapitbahay o kapatid mo? Tingnan mo kung anong klaseng anak meron sila. So po yun po kailangan nyo maintindihan. So at the end of the day, balik po tayo sa tanong ng bayan. Anak, bakit ka nagkaganyan? Kung ako po yung anak na sasagot, ito po ang sagot ko. Kasi kulang kami sa love at discipline. Kulang sila sa pag-ibig at kulang sila sa disiplina. At dahil kulang, yan ang nangyayari. So ang dapat gawin ng mga magulang ay dapat mahalin at disiplinahin. Tanong na isang nanay. Eh paano mo magbigay ng love at discipline? O yan po ang kailangan maintindihan. Kung gusto nyo talaga maayos sa pagkapalaki ng anak nyo, dapat may tamang pag-ibig at tamang disiplina. Ang tanong, paano? I have a good news for you. I want to share with you what I call comprehensive teaching series on parenting. Magkakaroon po tayo ng comprehensive teaching series. Sunod-sunod po ito. At tuturo ko po sa inyo yung mga bagay na dapat maintindihan sa pagpapalaki ng anak. And hopefully, pag ginawa po natin ito, maging maayos ang kinabukasan ng ating mga anak at hindi rin po tayo luluha dahil hindi maganda ang sitwasyon ng ating mga anak. So ano po itong comprehensive teaching series on parenting? Number one, we start with part one, introduction to effective parenting. Ito pong ginagawa natin to, ito po yung part one.
pupunta tayo sa part 2. Tuturuan ko po kayong 7 things to remember in parenting. May 7 bagay dapat kayong malaman kung kayo magulang. Kailangan alam nyo yun at makakatulong yun para maging maayos ang iyong pagiging parent. We'll talk about 7 stages in parenting. May iba-iba pong stages ang pagpe-parent at bawat stage may iba-iba tayong dapat gawin at may iba-iba tayong misyon. Kasi po bawat nagpapalit ng edad ng mga bata, dapat nagbabago tayo sa pagpe-parent sa kanila kasi nagbabago rin yung ating mga anak. So 7 stages po yan. We also talk about 7 essential habits on parenting. Kung gusto nyo na po maging ayos sa magulang, may mga habit o sa Tagalog, gawi o yung madalas gawin para maging maayos sa pagpalalaki. Ituturo ko po sa inyo yung mga bagay na yan. 7 reminders to parents with adult children. Kung kayo po ay may anak na ng adult, medyo may edad na, teenager o mas matanda pa sa teenager, kuminsan tinatawag natin silang millennials o yung mas bata sa millennials, post-millennials. Mayroon po akong mga reminders na pag nalaman nyo, will drastically change the way you raise the children. Ako po, meron po akong millennial, meron din po akong post-millennial. Nung malaman ko po ito, medyo gumaan po ng konti yung pagpapalaki ng aking mga anak at gusto ko pong ituro po sa inyo yan para makatulong sa inyo. We'll talk about 7 steps in disciplining your children. So, meron po tayong disiplina ang gusto mangyari sa anak natin. Ang problema, maraming magulang hindi marunong magdisiplina. The good news, turuan ko po kayo. May paraan po para madisiplina sila ng tama. Step by step po, tuturo ko po sa inyo. Kailan magdidisiplina, paano magdidisiplina, paano disiplinain, ano ang parusa. Pag-uusapan po natin yan. We also talk about 7 life skills parents should teach your children. Bilang magulang po, meron po akong 7 in-identify na life skills na dapat matutunan ng bata. For example, isa doon, financial management. Dapat matuguan natin yun. At marami pa po iba, ituturo ko po sa inyo lahat yan. We'll talk about 7 effective parenting activities. May mga specific activities dapat ini-introduce ng magulang sa mga anak. And it will develop a good parent and children relationship. We'll talk about 7 do's and don'ts for secondary parents. Ano po yung ibig sabihin nito? May mga secondary parents. Sino po secondary parents? Lolo, lola, tita, tito, kapatid. Ibig sabihin po, they are secondary parents. Na dapat po, pag nangyari po yun, dapat meron silang malamang gagawin at hindi dapat gawin. Kasi may mga bagay na hindi dapat gawin ng mga secondary parents. Ituturo ko. Kasi po, kumisan may mga lolo at lola, tita, tita, na pakialam meron eh. Kaya kumisan nagugulo pagpapalaki ng bata. Ano pa ho yan? We'll talk about 7 frequently asked questions. Yung pinakamadalas na tanungin, sasagutin po natin yan. At pag ginawa po natin yan, makikita nyo unti-unti, dadali ang pagpapalaki ng ating mga anak. Saan po yan? Abangan nyo po yan. Tuturo ko po sa inyo isa-isa. At kung meron po kayong specific tanong, ibig sabihin, meron kayong problema sa anak nyo specific. Bawat isa naman sa atin, na iba? Ito po suggestion ko. I would suggest po, you go to our Facebook account, Vic Garcia or Avelyn Garcia. Pwede kayo magpadala ng tanong niyan at sasagutin po namin. Pwede in private or public. Go to our YouTube channel, Vic and Avelyn Garcia. Diyan po, marami po kaming video na in-upload at patuloy ina-upload patungkol sa pagkapalaki ng anak. At lahat po ng ibang parte pa po ng parenting, diyan niyo po makukuha. We also teach financial management. We also teach marriage, kung paano ayusin po ang pagpapalaki at pagpaayos sa inyong pagsasama. We also teach career management, retirement, at ano pang ibang bagay na magpapaganda ng buhay mo. Or meron pa kayong radio show, meron po kayong radio, 702 DCAS, every Wednesday, 9:30 to 11, meron po kami show dyan. Radio and TV show po, meron po kami sa DZMM sa East 30, Teleradio, Sunday, 11 to 12. Pwede po kayong manood, pwede rin kayong magtanong dyan. At meron din po kami show sa ABS-CBN, meron po kami regular motivational teaching segment sa Umagang Kay Ganda, TV Patrol at May Puhunan. Yan po yung mga bagay na pwede niyong puntahan. Ito po suggestion ko. Samahan niyo po ako at pagtulong-tulungan po natin ayusin, pagandahin ang pagpapalaki ng ating mga anak dahil pangarap po natin mga magulang yan. Muli po sa ating pagkikita, abangan niyo po ang susunod na pagtuturo natin. Vic Garcia po muli, nagsasabing tulong ko, pasa mo. Magandang lalaki, babae po, sa inyo lahat. Vic Garcia po. Avelyn Garcia para sa Tulong ko,
Pasa mo. Makasama niyo kami para sa matagumpay, masaya at makabuluhan na buhay. Linggo, alas 11 ng umaga at may daily segments pa sa TV Patrol, DZMM at Teleradyo. Abangan din ang aming segments sa Umagang Kay Ganda at may puhunan sa ABS-CBN. Sa tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo.